thing in the stands and bet our money. No, I don't bet it. All right, you got your costume? Okay. I'll see you outside. Ano ba la? Ladies and gentlemen, this is the time we all have been waiting for. This is the greatest fight of all time. I present to you, Viking Victor. And now, we know the greatest fight of all time. He is the undisputed, the greatest fighter that has ever lived. The world champion. I present to you, the Gladiator! That's how you do it. Ngayon, Victor, hindi na alam kung meron ka. Ladies and gentlemen, let the round one of Metalhead begin! Yeah, Metalhead! Yeah, Metalhead! Oy! Anong nangyari dyan sa mukha mo? Wala to pa. Malayo naman to sa bituka eh. Kayo, kamusta? Eto. Pogi pa rin. Gusto lang kitang makausap bago ko... Alam mo na. Walang mangyayari sa inyo pa. Kaya nga, gumagawa ko ng paraan para makahanap ng perang pampa-opera nyo eh.
Huwag mo naiintindihin yun. Nakahiram na atin mo kay Kapitan. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang bahala magbayad nun kasi nakakakuha ako nung severance pay. Tsaka maghanap na rin ho ako ng ibang malilipatan na trabaho. Madali lang naman ho yan. Ako na bahala. Hindi pera kailangan ko. Ikaw. Umuwi ka na. Tigilan mo na yung paghahanap sa mama mo. Mas kailangan ka namin dito. Pa, teka. Sayang naman ho, nandito na ho ako eh. Haanin ko yung pera mo kung di ka naman namin makakasama dito. Babae yung mga kapatid mo. Kung sakasakaling may mangyari sa akin, sino mag-aalaga sa kanila? Ikaw lang ang maaasahan ko, anak. Okay. Sige, papa. Pagaling kayo, ha? Tibayin niyo loob niyo. Talaga ba? Ano nangyari? Ba't di ko ito mapalapit kanina? Sinunod ko naman ho lahat ng sinabi niyo. Suot ko naman to. Gumagana lamang ang kapangyarihan ng Mjolnir kung ito'y para sa kabutihan ng salibutan. Bakit? Para sa akin ba yung perang mapapalalunan ko kanina? Para yun sa papa ko. Kailangan niyang maoperahan kundi mamamatay siya. Naiintindihan niyo ba yun? Pwede siyang mamatay. Victor, marami ka pang kailangan matutunan tungkol sa Mjolnir at sa sarili mo. Hindi ka na ordinaryong tao. Ikaw ang itinakdang tagapagligtas ng Midgard. Tagapagligtas? Sarili ko ang pamilya, hindi ko maligtas. Ibang tao pa kaya? Kamali ang Mjolnir sa pagpili niya. Masyado akong maraming bagay na kailangan unahin. Hindi akong bayaning hinahanap niyo. Hindi ko kaya maging bahagi ng mito niyo. Pinagluluksa mo pa rin si Magni. Masisisi mo ba ako? Nauna na ang iyong ama sa Valhalla. Ilang kamatayan pa ba ang dapat kong pagdaanan? Kung maaari lamang, mas pipiliin kong ako na lang ang namatay kesa sa iyong kapatid. Parehong-pareho kayo ni Ama. Si Magni talaga ang paborita niyo. Anak. Hindi mo ko anak. Madrasta ko lang kayo. Pa rin ang asawa ng iyong ama. Kaya masasabi ko na pantay ang pagmamahal niya sa inyong magkapatid. Kung ganun, bakit kay Magni binigyan Mjolnir? Kung saan ito pinamana, ako dapat ang naging pinakamakapangyarihang Diyos. Ako dapat ang pinuno ng sanlibutan. Lahat tayo may papel na ginagampanan sa ating buhay. At ang papel ko? Ang maging utusan ni Baldur?
Ako ang naharapat na maging pinuno ng buong Yggdrasil. Bawat Diyos, bawat nilalang, bawat mortal, lahat tayo nakasulat na ang ating mga tadhana. Hindi na natin maaaring mabago yun. Ang maaari na lang nating gawin ay tanggapin at tuparin ang ating misyon. Yung nakakala mo, kaya kong baguhin ang aking tadhana. Loki! Loki! Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Ayoko na. Sawa na ako maging pangalawa. Kay Magni, kay Baldur, panahon na para patunayan ko ang karapatan ko sa trono. Hindi magiging madali ang inihiling mo. Lalo na't wala sa ating Mjolnir. Mas marami pa rin kakampi ang pinuno mo si Baldur kesa sa'yo. Hindi ako natatakot sa kanila. Ako pa rin ang Diyos na katapangan. Sigurado ka ba dyan sa nilunais mo? Papatunayan ko sa kanilang lahat na nagkamali sila. Ako ang nararapat na maging pinuno ng buong sanlibutan.